Guys, pag-usapan natin guys ang kahadlukan ni Jason Casimero. Hindi ko maintindihan bakit ka natakot sa akin. 'Di ba? Oh, kagaya ng sinasabi ng mga kapong, hindi naman ako boxer eh. Ring announcer ako. Dati ako ng amateur boxer pero hindi ako nag-pro, 'di ba? May amateur record ako na 14-7. Ikaw pro ka pero may record ka na 0-2. 'Di ba? So, ngayon, 'di ba? Bakit ka ganun katakot sa akin? Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video to, pag-uusapan natin yung nilabas na video mga kabakal ni Silver Voice kung saan nga hinahamon niya itong si Casimero, si Jason Casimero at pati nga itong si John Real Casimero na maglaban sila dahil mayroong nag-offer sa kanila pero tinanggihan daw ng mga Casimero mga kabakal sa gawa natin ng reaksyon. Ito po ang click ng video. Guys, pag-usapan natin guys ang kahadlukan ni Jason Casimero. Hindi ko maintindihan bakit ka natakot sa akin. 'Di ba? Oh, kagaya ng sinasabi ng mga kapong, hindi naman ako boxer eh. Ring announcer ako. Dati ako amateur boxer pero hindi ako nag-pro, 'di ba? May amateur record ako na 14-7. Ikaw pro ka pero may record ka na 0-2. 'Di ba? So, ngayon, 'di ba? Bakit ka ganun katakot sa akin? 'Di ba? At para i-block mo pa ang promoter, ang ATK Promotions headed by Governor ko na isang bilyonaryo. Bakit mo blinak? Alright mga kabakal, so ayon nga dito kay Silver Voice na inoferan daw sila ng promoter na ATK if I'm not mistaken at tinanggihan or binlock ni Casimero, ni Jason Casimero yung nag-o-offer sa kanila para hindi raw ma-pressure. So parang ang lumalabas dito ayaw lumaban ni Casimero, ni Jason Casimero dito nga kay Silver Voice. So yun yung lumalabas kasi nga naman bakit daw ibablock kung wala namang intensyon na umurong or talagang gustong lumaban, di ba? Dahil napapressure ka na. Dahil yung pressure sa paligid andyan na. Biro, yung gaganapin laban natin sa New Star sa Cebu, which is neutral ground, di ba? Ang ring announcer pa natin, si Lupe Contreras. Ano ang sasabihin sa inyo ng mga taga-Ormoc, ng mga taga-Leyte, na talawan ka sa isang ring announcer, di ba? Gusto mo bang bansagan ka na Ormoc Turtle? Di ba? Hamon na nga hamon kayo. Trash talk kayo ng trash talk. Nung kayo na yung formally inoveran for a fight against me. Tapos, takot ka pala. Ha? Maliban po ba sa salary ng boxer may mga other... Alright mga kabakal, tama nga naman. If I'm not mistaken, ay alam ko na para nga namang hinahamon nga ni na Casimero itong sina Silver Voice sa mga luntayon na maglaban sila at ngayong naandito na yung pagkakataon na pwede na silang maglaban, eh ano ang nangyari ngayon? Totoo nga kaya na natatakot itong si Jason Casimero? Totoo nga kaya na ayaw lumaban? So hindi ko rin magets, medyo naguguluhan ako kasi if anything else, ito yung gusto ng mga Casimero din at ng mga Casimero fans at natin, ng mga nanonood na maglaban nga itong luntayaw at mga Casimero, especially si Jason Casimero. Pero bakit nga ito yung nangyayari na ang sinasabi ni Silver Voice ay umuuro nga daw talaga itong si Jason Casimero? Other bonuses pa pag nanalo mula sa promoters. Bilyo, yes. In fact, nagpaalam po ang ATK Promotions kay Sir Sean. Alright, no, nasa Masbate kami. Sabi ni Sir Sean, he will be giving me 5,000 US dollars kapag nanalo ko. So, on top of the 20,000 US dollars na bigay ng ATK, pag nanalo ko, bibigyan pa ako ni Sir Sean ng 5K bonus. O, magkano yung 5K? Nasa 250 din yata yun. Okay na. Cyrus, ano matulog na umaga dito ngayon sa Long Beach, California? Di ba? Takot. Anong masasabi nyo? Ano ngayon, mga talawang kampong? Anong masasabi nyo na natakot sa akin si Jason?
Di ba? Nakakaya, di ba? Di ba? Isa pong dating pro-boxer ay natakot sa isang ring announcer. Hmm. Di ba? Kami, ako wala akong pakialam, di ba? Yung mga conditionis nila na walang headgear, okay lang sa akin yun. Wala namang lakas yan si Jason. Kahit 8 glove, sige. Ano? 8 glove, tapos walang headgear. Oh. Mga kabakal, so ang sabi ni Silver Voice ay $20,000 yung TF nilang dalawa. Tig-isa yun. So ibig sabihin, 1 million mahigit yung makukuha nila. Kapag natuloy yung laban, plus meron pang bonus na makukuha, itong si Silver Voice kay Sir Sean Gibbons, malaki-laki ang maiuwi itong si Silver Voice, at maaaring ganun din naman itong si Jason Casimero, dahil meron din itong mga sponsor at marami rin susuporta sa kanila. Dahil ang laki na ng TF nila, pagkatapos 3 rounds lang, kahit sabihin mong 5 minutes per 3 rounds at 8 ounce gloves, mga kabakal, kahit sino siguro ilalaban kung ganun kalaki ang i-offer. Pero bakit nga kaya ayaw daw lumaban ni Jason Casimero dito kay Silver Voice? Kasi nga naman, si Jason Casimero, mga kabakal, alam naman natin na isang ex-pro yan. 0-2 yung record niya dati, pero ex-pro yan. Pro yan dati. At itong si Silver Voice ay isang, yes, ring announcer na amateur boxer dati rin. So parang ex-amateur. Although, mukhang regular naman yung training nitong si Silver Voice. At mukha namang regular din naman yung training ni Jason Casimero. So, naguguluhan lang ako bakit umurong itong si Silver Voice, ay si Jason Casimero daw kay Silver Voice. Walang headgear. O nga kaya? 3 rounds. Oh, ano na? Ngayon, ang inaawit nila si Pau Salud. Bakit si Pau Salud? Gusto nyo kayong dalawa na lang ni Pau, ako mag-isa. Anong weight sana paglalabanan nyo, Idol SB? Wala nang weight, Joel. Kahit mabigat siya sa akin, sige, kahit mas malaki siya nun sa akin eh. Di ba? Ngayon na lang. Kahit anong condition nila, sa Cebu gagawin yung laban, neutral ground, sa ano, New Star Hotel. Di ba? So, ngayon mga kaibigan, yung mga alagad ni Boy Visa, nililihis nila yung pag-atras ni Boy Visa sa akin. Nililihis nila kay Pau Salud na. Bakit? Ayan yung pag-usapan na natakot si Boy Visa sa akin, ano? Di ba? Jason, makinig ka sa akin. Bakit ka natakot sa akin? Gusto, ano ba? Ito si Billy, tuwang-tuwa nung may nag-offer sa akin para sa laban natin. Siyempre, palag-palag kami, Luntayo Brothers yung palag agad. Ikaw, ano sasabihin ng anak mo sa'yo? Papa, natakot ka sa ring announcer? Di ba? Ano sasabihin ng papa, takot ka pala? Gusto mo yon, Jason? Di ba? Kami dito palag-palag. Ano, saan ka natatakot? Kasi, natatakot ka kasi ikaw ang may... Guys, si Jason po ang may... kagagawa ng lahat ng kaguluhan na ito. Siya yung nag-live, siniraan ako, nagkagulo, ilang taon na. Sabi nga ni Akin David, ikaw ang nagsimula nito, tapusin na natin to, magkapalita tayo ng mga ligaw na suntok, di ba? Ano, kasi natatakot ka, kasi unang-una, guilty ka, ikaw may kasalanan. Pangalawa, takot ka talaga. Pangatlo, yung mga riot namin sa team nila, Boy Ungas, Boy Bagsik, tapos nagkagulo din, riot din dun sa kila Coach Gigil, natatakot ka ganon, na face off pa lang, press con pa lang, riot agad. Natatakot ka sa ganun. Di ba? Natatakot ka. Na makita mo pa lang kami mukha sa mukha, magkabigayan agad. Natatakot. Kilala kita, takot ka naman talaga eh. Di ba? Sabi nga ni Haring David, kami dito palag-palag kami. Pati ang kapatid mo, hindi ka makapalag kay Haring David. Di ba? Wala ka din namang hangin, kaya hindi takot si David sa'yo. Hindi mo ba alam, Jason, na mula ngayon at hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi mo, Jason, ikakahiya ka ng lahi mo? Diba na natakot ka sa isang pro-boxing ring announcer? Pro-boxer ka, ring announcer ako, tapos matatakot ka sa akin? Diba? Ganun lang yun. Ngayon, saan ka natatakot? Na pagka nagkakita tayo, walang. Diba? Alam mo talaga mainit kami sa'yo. Mainit ako sa'yo. Alam mo yan. At wala akong, halimbawa kahit matapos na yung laban, regardless of the result, wala akong planong makipag-ayos sa'yo. Sinira mo na lahat eh. Marlon Malacasilo po. Wala kang magpakialam. I don't care about that. Basta ang gusto ko lang, tawag dito,
magkabigayan tayo. Di ba? Magkapalitan tayo ng mga ligaw na suntok. Yun so, lang. Yun nga mga kabakal, yung iba sa mga sinabi, ito yung mga iba sa sinabi ni Silver Voice sa kanyang live. So, marami pa siyang mga sinabi, pero kasi ang punto dito ay hinahamon nga. Actually, ang nangyari ay, sa aking pagkakaalam, mayroong nag-offer. ATK promotion ba? Tama? Correct me if I'm wrong. Kay Jason Casimero or sa mga Casimero na maglaban nga itong si Jason at si Silver Voice at malaki-laki, literal na malaki-laki, yung offer sa kanila na tig 1 million mahigit. Plus, syempre, may mga bonus pa yun para maglaban sila. Ibig sabihin, interesado yung promoter na makitang maglaban nga itong si Jason Casimero kay Silver Voice. At napakalaki niyan. Napakalaki niyan kumpara sa nakuha nila dati nung lumaban nga itong si Casimero sa suntukan ng mga sikat. Diba, tandaan nyo, lumaban siya doon kay Haring Bangis. If I'm mistaken, parang mga 200,000 ata o 250,000 ang nakuha niya doon. Samantalang dito, 1 million. Plus for sure, meron pang makukuha si Jason Casimero sa kanyang mga supporters, sponsor. Malaki-laki yan. Kaya ako, kahit ako, ay medyo nanghihinayang na hindi lang sa malaki yung kanilang kikitain dahil sa kanila yon, kung hindi makita man lang na maglaban at magtuos itong ang Casimero at mga lontayaw sa loob ng ring, sa taas ng luna. Nakakapanghinayang na hindi ito matutuloy. Pero ano nga kaya ang dahilan ng mga Casimero at ayaw nila itong ituloy? Base sa pagkakasabi ni Silver Voice na binlock pa daw ni Jason Casimero ang promotion na nag-aalok nga sa kanila ng laban? Meron nga kayang malalim na dahilan pa itong si Jason Casimero at hindi lang sa sinasabi ni Silver Voice na natakot daw. And I don't think, sa aking sariling opinion, na natakot talaga itong si Jason Casimero dahil alam naman natin na regular din naman ang kanyang training dahil kasabay siya nagka-training ni John Del Casimero at dahil nga isa siyang ex-pro boxer. Alam natin na mas mataas ang kalidad ng ex-pro or ng pro kumpara sa amateur na ring announcer. So nakakapanghinayang, ano nga kaya ang katotohanan dito? Matuloy pa nga kaya itong sinasabing laban at offer kay Casimero para labanan itong si Silver Voice? Ano ang inyong opinion mga kabakal? Gusto kong marinig, comment nyo down below para malaman natin at makarating sa kanila.